Eh, syempre, nabigla lang yung mga yun. Eh, di ba, kami nga ng daddy mo, nabigla din. Pero, Kuya, explain naman siguro ni Ninang. Matatangkap din nila yun. Maiintindihan rin nila. Nak, pakibukas mo na nga. May ginagawa si Clay. Hi, babe. Oh, Uy. Beatrice. Beatrice. Hello po, tita. No, kumusta? Hello, hello. Babe, surprise. I booked us a flight already to Singapore. Nakasettle na kasi si mommy at daddy doon. And mag-open na yung store in 2 weeks. Gusto nila, nandun na ako asap. Aalis na tayo sa makalawa. Agad-agad? Opo. Bakit hindi po kayo mukhang masaya? Hindi. Eh, don't get me wrong, no, anak. Pero kasi parang ang bilis. Sa makalawa na agad. Oo eh. Nakala namin matagal pa namin makakasama itong anak namin. May outing pa tayo, Archie, di ba? Oo nga, Dad. Beatrice, sana kasi sinabi mo muna sa akin bago ko nagpa-book. Eh, gusto lang naman kita i-surprise eh. Tsaka nandito na. Huwag natin pag-awayan ito. Aren't you excited? Beatrice, may lakad kasi kami. Paano na yun ngayon? That means hindi ka na makakasama sa kanila. Aalis na tayo eh. You said yes to me na, di ba? Mali ba yung desisyon ko? Ano, anak, hindi ko masasabi kung tama o mali yung desisyon mo kasi buhay mo yan, choice mo yan. Dad, naisip ko lang, pag umalis ako, sigurado masasaktan si Tinay at si Chichi. Pero ayoko rin namang sirain yung pangako ko kay Beatrice. Siguro nga talaga ganun, Dad, no? Kahit anong maging desisyon ko, may masasaktan. Hindi mo kasi, anak. Ganun talaga yung pinaka-importanting desisyon ng isang tao, yung hindi madaling gawin. Lalo na nakasalala yung kinabukasan at kaligayahan mo. Paano pala sasabihin ka, Latina, na bukas yung alis mo?